Hi guys, it's Maria C. Once again, welcome back to my channel. At gusto ko muna pong pasalamatan ng aking mga subscribers na natili po dyan at hindi po umalis kahit na almost a year po tayong hindi nakapag-vlog. So, welcome back talaga to my channel and please pray na sana tuloy-tuloy na po ulit ito at naging busy lang po tayo at nasikaso po natin ng health natin. And if you are new in this channel, sana po consider naman po ninyo mag-subscribe at sa lahat po ng viewers, sana po i-like and share po ninyo to. And please click the notification bell para kung meron po ako mga latest video ay ma-update po kayo. Sa mga dati ko pong viewers, alam na po nila kung paano yung mga videos ko. But this time, we will be doing a different thing. Dati, namamasyal tayo at pag may mga events dito sa Canada, sa Vancouver, Canada, sinasama ko kayo. And then I do sharing on my second part of the video. But now, please join me na mag-unbox po ng aking in-order sa Amazon. Actually, this is my birthday gift for myself. Dati-dati tayo nakakatanggap ng gift, but ngayon naman, siguro naman, bigyan ko naman yung sarili ko ng gift. Kasi I really enjoy mga musical instrument. You will know when we open the box kung ano po ito. Samahan niyo po ako. Huwag po kayo aalis. So, tara na po. So, kanina po I mentioned it's a birthday gift. But also, this is already in preparation for sa retirement ko. Hindi pa naman. Mga ilang years pa naman. But I would like to make this as a hobby. Itong in-order ko na ito. At saka, alam naman, pag nagkakaedad na po tayo, yung mga kamay natin, mga arthritis, nag-umpisa na. So, this will be a good exercise for the hands. At the same time po, kasi itong instrument na to is pang-relax din siya. Or pag na-stress ka, or gusto mo mag-meditate. Actually, ginagamit po nila to sa mga nag-yoga and for mga nag-meditate. But at the same time, may enjoy mo, it's a good hobby, at if you are really inclined to music, may enjoy mo talaga ito. It's called the steel thong drums. So makikita po ninyo kung ano itsura niya, pero I guess sa mga iba dyan na familiar dito, alam na nila kung ano itsura nito. So niready na po natin yung gamit natin. We need a cutter and our scissor. Ito is a steel thong drums. It comes in different sizes. Meron 6 inches, 8 hanggang 14 inches. So we ordered the 14 inches. And it also comes in kung ilan ang gusto mong notes. There are 6 notes, 8 and 10, 11, 13 and 14. And 15 notes. So, kinuha natin is yung pinaka, maximum na is 15 notes. And it also comes in different colors and different kinds of design and different kinds of materials din. Nakalimutan ko na kung anong material nito in order ko. So, it also recommended or good for all kinds of age. Pwede po mag-start from mga nakakaano na ng instrument, maybe 2 years old or 3 years old. Maybe 3 kasi may mga parts ito na baka isubo ng bata. And hanggang sa anong edad. And kahit hindi ka marunong ng mga musical instrument, this is a good one because it comes in a songbook. Andun yung mga, ako hindi ako masyado marunong magbasa ng mga notes sa yung parang sa piano. Pero this one, bukod do sa meron notes, meron din siyang mga numbers. So yung mga notes nito, may parang ididikit ka na ng mga stickers para alam mo kung ano pupupukin. Kaya kahit hindi po kayo marunong mag-play ng instrument, I think and I believe that you will enjoy this kasi ang ganda ng sound niya. Nakaka-relax po talaga. It is a good hobby at nabanggit ko nga kanina is I also bought this kasi in a few years from now, magre-retire na ako. Gusto kong magkaroon ng mga pagkakaabalahan ko na ma-enjoy ko, ma-share ko sa iba, hindi lang para sa akin. Kung your family is inclined to music, pwede kayong mag-jamming-jamming.
And you can also introduce this instrument to others. Malay mo, magustuhan din nila. You can share it to everyone. Maganda kasi malalaman ninyo na may carry case or bag ito. Pwede mo siyang dalhin maski saan. Kung mapupunta kayo siguro sa ibang lugar, uso kasi yung basking, tinatawag na marami dito na nagbabasking. Kaya lang, I think you have to get a permit yata para makapagbasking ka. Iba, they play the electric guitar, bass guitar, ano pa ba yung piniplay ng mga iba. Ito nga, may nakita ko na gumamit ng steel thang drum. Meron din isa, kasi dalawang klase ito. Meron yung bilog na nakaukit siyang pailalim na ganun. Doon sa paukit na ganun, andun yung mga notes. Malalim siya, doon mo naman pupukpukin. Ito naman, it's round. Makikita mo ninyo mamaya. Maganda din yung sound noon. It also comes in different notes. Tapos may stand din yung medyo mas mahal yun. Ito, mas gusto ko kasi madadala mo. Although medyo may kabigatan ito kasi bakal nga siya. So, umpisahan na po natin ang pagbukas. Ito yung una kong in-order na part ng kasama ng ano ng magagamitin natin para dito sa ano. So, so actually, meron kasamang song book na itong in-order ko. But I am not sure kung gano'ng kalaki kasi medyo alam naman po niyo I wear eyeglasses. And there are songs that I love and I like na nandito sa ano nito. Series 2 na nga ito eh. May series 1. Pero parang meron akong mas alam dito na tugtugin kaysa dito sa kantahin or alam yung tunog. O alam yung music na yun o yung song na yun. Kaya ito in order ko. Ayan po o. Oh. Ganito itsura niya. May mga, ano, but it also has numbers. Kung makikita ko ninyo. Ayan, oh. Yung pupukpukin ninyo na number. Yan, gusto ko yan. Yung kanta ng Hillsong na Hosanna. So, this one has, ilan ba to? 58 songs. Maraming klase ito. Meron all Christmas songs. Kung gusto ninyo, all children's songs. Meron, hindi pa ako nakakita kung meron all praise songs yata. Pero parang meron, pero medyo may kamahalan. Ayoko muna mag, not unless I am well, dito sa paggamit nito. Meron din siyang mga classic and yung mga latest na mga kanta ngayon. May reggae din, gusto ko sana din yun. Pero hinay-hinay lang muna tayo, dito lang muna tayo sa ano. At hindi pa natin nakakabisa. Kabisado kung paggamit. So, ito po yun. It comes in, you can order this separately po. Kung gusto niyo ng mas marami kayo matutugtog. Pero alam ko, meron ng kaslibre din ito. Kaya lang, when I check the list of songs na nandito is mostly pambata at saka mga hindi ko alam na kanta. And mga dalawa lang yata alam ko. So, let's try natin, no? Ako, makuro lang aking cutter. So, baka tayo masigatan. Ingat. Ayan po. Ooh! Wow! So, malaman. Oh! So, ito yung... baba natin. Ito yung libre niya na ano? Na songbook. Music book. Tignan naman ninyo yung difference. Ang liit, medyo malabo. Hindi ako makapagbasa pagka, So, kaya ito nga, prefer ko to. And, this one has, like, 29 songs din. Not bad. Ganda, o. Ganyan yung mga ibang kulay ng, mga drums nila. And, ito. Meron siyang parang damit din. Mamaya makikita niyo. Lalagay natin. So, ito po yung itsura niya. Para siyang headband. Ganda ng kulay. What else is inside? Oh, I guess this is the
ano yung strap ng carry bag. Ano yan? Bag niya. Okay. Itong case niya. Oh, good. Kasi yung iba, ano lang eh. Ganun lang eh. Walang shoulder strap. And, meron din kasama ito yung mga accessories. Buksan natin. So, I guess, these are the yung para sa, ano, sa mallets. Na dalawa. Tataka kayo bakit wala pa yung pang, ano, dito po siya. Ilalagay natin. Meron siyang butas doon. Hanapin lang natin yung may pwede, may pwede. So, ipapasok natin siya dito. I hope napasok ng stove. Baka mabali. Ayun. So, nagawa na yung isa. And the next one. Medyo maliit yung ano niya. Kailangan talagang i-push. There you go. And it comes with a stand. Siguro pag hindi mo ginagamit, like papatong mo dito. Yan. Patungan siya. And meron din siyang ganito. If you do not want to use this one, ito, i-insert mo sa daliri. Sa isa sa thumb. Tapos itong dito. And the middle finger. Yan. Itatapat lang ninyo yung parang meron bukol. Bukol. Ayun, makikita ninyo pag sideways. Yun, may bukol siya. Para ito yung ano mo. Parang ganon. Pampupokpok. Daliri yung gagamitin. And, ano ito? Oh, may extra siya kasi yung mga notes para alam mo kung anong kung alin doon, you have to put the numbers. Siguro, ewan ko kung ito palang ilalagay na. Ay, hindi. Meron na yan kasi hindi ko na maalam kung alin doon yung tunog. Pasok muna natin. Baka ma-misplace eh. Mahirap na. Ayan. So, ito po yung mallets. Ayan, tada! Medyo na po siya. Oops! Medyo mabigat. So, it comes with hagi ko na lang with a bag. Maganda siya, oh. Ayun. Kasi pwede mo siyang hand carry na ganito or lalagay mo yung strap. Ay, hindi natin alam kung alin ang harap. Ay! Pagka dito. Oh, meron pang zipper dito. Siguro dito mo ilalagay yung mallet. Oh, yun yung strap. Ayun po. Naka-ano siya. Nasutok pa. Ano ba laman? So guys, ang ganda ng case, oh. Matibay naman siya. Lagay muna natin dun. Eh, oh, itong munog. So, medyo mabigat. So, 14 inches ang in-order natin. So, ito, kung titignan nyo, natatanggal ito. I don't know if it has effects kung aalisin nyo, kung may iba yung sound. So, ganito po itsura niya. Green yung in-order natin. Ayan po yung mga notes. So, in-order ko is 15 lahat yan. So, this is 14 inches. Okay na rin yung color niya. Type ko na rin. Kasi gusto ko sana yung purple. Dahil purple dahil yun ang favorite color ko. Ito po yung damit. Lagyan natin. Dito yan sa gilid. Ito itsura, lalagay natin sa gilid. Yun. Ayusin. Dapat evenly distributed
Parang ginanchilyo lang naman to. So, ganito po magiging itsura niya. Ayan. Medyo iba nga naman pag nalagyan ng ano. So, guys, ayan o. May mga numbers kung alin ang pupukpukin ninyo. Try natin. So, ayan. Para kang nasa ano eh. Nasa langit. Teka. So, guys, binuksan ko itong maliit na songbook. We will try Jingle Bells. Medyo mabagal ako kasi masyado maliit. At saka, syempre, hindi ko pa nakukuha yung ano ng, unlike sa drums, kasi ganito yung paghawak, ganito yung pagkano ng sticks. But this one, hindi ko pa nagagamay kung paano siya. At hindi ko pa alam kung, kung tamang pwesto ko sa pupukpukin dito. And yun di pa masyado smooth na din nga nating kabisado. But we will try. Subukan natin itong Jingle Bells. Tingnan natin. Ulit. Di ko pa masyadong makabisado. Anyway, at least tinry natin para marinig naman ninyo kung ano yung sounds niya. And siguro ano, iba-iba kasi din yung ano, yung type ng metal na ginagamit. So, depende siguro sa metal na may bibilhin mo na. Meron mas maganda yung sounds. And depende din siguro sa presyo. Of course, depende sa presyo na bibilhin mo. So, we just bought the, hindi naman the cheapest, pero yung medyo mas maano naman. But, hindi naman tayo for talagang gagamitin na pang tugtog talaga. Pang hobby lang. So, okay na to. Ngayon, kung nagamay-gamay na at you want to pursue na talagang tumugtog ng instrument na to. Kasi iba nagbabasking sa ganito eh. Marami dito na ginagamit ito. Yung isa yung pailalim nga. Okay na to for kung purpose ko lang tulad nga yung ma-exercise yung kamay at as a hobby, mag-jamming-jamming. So, it's good. And then I will make a review din pagdating ng araw kung may pagbabago, kung nakabisado ko siya tapos wala na, hindi maganda yung music. Yung pag-control siguro ng hampas dahil medyo napapaham. Siguro, ganyan lang talaga, mababa. So, tignan nga natin yung happy birthday. Mali. Uy, yung cute. Okay, tinry kong kabisado yung happy birthday. Anyway, it's my birthday. So, i-dedicate natin tong song na to para sa akin. Happy birthday to me. Sabi, subukan natin. Pagpasensya na po kung magkakamali, but try natin. Yun!
kuha din natin ng happy birthday. So, nakakatuwa, no? Kahit na simple lang, nakita naman ninyo yung sound. So, dapat pala mababa. Ganun. Or, ewan ko kung gaano kataas. Yun pala, dapat hindi masyadong mataas. Iba din yata yung sound pag inadis mo yung takip doon, or mas maganda siguro kung may stand para maganda. So yun guys, nakapag-play tayo ng dalawang songs in Jingle Bells and Happy Birthday to You. Marami pa siya pero tinry lang muna natin. So next time pag medyo sanay na ako, pag-memorize ko ng mga notes, tutugtog tayo. Tignan natin, bigyan natin ulit ng review itong steel thang drum na to. And yun nga, before I used to have the acoustic drums, pero dahil nakatira kami sa apartment, nireklamo ako ng mga neighbors kasi hindi naman nga soundproof yung mga walls. So pinalitan ko ng electric drums and I was able to play din ng drums sa music ministry sa church. Pero basic lang naman yung alam ko. Hindi naman ako yung katulad ng iba na talagang parang mga rock star o mga mag-drums. Nakakapag-play naman. And then when I join another church, marami na kasi silang mga musicians doon. Kaya hindi na rin ko na-practice. Hindi na ako nakapagtugtog doon. Ang nagamit ko nun is parang nag-play din ako ng acoustic electric guitar and a little bit of bass. Sa bass din, medyo basic lang din yung alam ko. Yun, medyo siguro mapapansin nga ninyo na medyo mahilig nga ako sa music. Medyo yung music lang di masyado mahilig sa akin kasi. I believe na pag-hilig nyo, hindi mahirap mapag-aralan. More practice will make perfect, o kaya talagang mas magiging kayo. Pero sabi ko nga, hindi ko na napagtuunan yun sa pagplay sa electric drums and I try na ilagay siya sa marketplace, kaya lang masyado nang mababa yung offer. Yung drums na yun is hindi siya talagang pudpud at saka maingat ako, and kasama na yung amps niya, masyadong mababa yung offer. So, kinip ko muna. But later on, may nakilala ako na yung anak niya is isa sa ng music ministry sa church nila and he really wants to play drums. Yun naman ang gusto ko. Kaya ako nag-aral nga is to serve the Lord through playing musical instruments. So, natuwa naman ako. So, I sold the drums for a reasonable price. Medyo okay na rin. Blessing na rin. At saka nabibless na rin ako na gagamitin yun para sa pag-serve sa Panginoon. So now, from acoustic to electric, na uwi na nga po tayo dito sa steel thang drum lang, hindi la na yun ang niya, ang tawag sa kanya. Ewan ko bakit tinawag na thang. And meron din ako isa pang musical instrument na in order, no, ginagamit din yung kalimba. Siguro narinig na rin ninyo. Maganda din yun, para naman siyang violin. Maganda din yung sound niya. One time, yun naman ang papakita ko sa inyo. Pinag-aaralan ko pa rin i-play yung iba. Ayun nga, kasi may edad na tayo. Medyo may problema. Kung makikita nga niyo sa kamay ko, medyo may signs of yung mga rheumatoid and arthritis. Kaya gusto ko siyang magalaw-galaw para ma-exercise. And at the same time, na-enjoy mo naman at natututo ka. And masaya to pag marami kayong may iba't ibang nagpe-play na instrument, like pag may mga family gatherings. Hi guys, medyo ni-review ko yung video ko. Akala ko I'm just okay to ganun na lang, but hindi ko talaga kaya na hindi mag-sharing of the goodness of God. Anyway, we were talking about
yung mga pagtugtog nga kanina, sabi ko na i-share ko that I really wanted to learn a lot of musical instrument as much as possible kung kakayanin ko pa nga sana. And we know that there are a lot of people na were born talagang talented sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pagluto, even sa mga napili nilang mga trabaho, they are very good, di ba? Lalo na meron mga taong pinanganak, they are really good in managing their accounts or money, alam nilang mag-budget, magaling sila sa pag-budget. So I just want to share parable of the talent sa Bible. This is a story of yung master, umalis siya, then he has three servants na pinagkatiwalaan niya ng property niya. Yung isa binigyan niya ng 5 talents, yung isa 2 talents, yung isa 2 talents, then tatlo sila. Sabi nila the talents that they were referring here is yung isa weight of gold yata or coins, something like that. Yung una na binigyan ng 5 talents, ininvest niya lahat yung 5 talents. So, kumita ng 5 talents din. Yung binigyan ng 2 talents, ganun din. Ininvest niya, so kumita din ng 2 talents. Yung pangatlo, yun sa 2 talents niya, natakot siya. Ayaw niyang baka maubos siguro o mawala pareho. So, yung isa, binaon niya, yung isa ginamit niya. Hanggang sa dumating nga yung master, nung parang kumbaga sa ano, kinausap sila o ano na nangyari doon sa mga pinagkatiwala ko sa inyo. Sinabi nung isa na yung nagbigay ng yung binigay niya ng 5 talents, sa kumita ito ng 5. So yun, inano siya ng master nila na, oh, very good, ganun, mapagkakatiwalaan ka at talagang mahusay ka at minanage mo ng tama yung in-entrust ko sa iyo na talents. Ganun din do sa 2. Sabi niya, kahit konti lang yung pinagkaloob ko sa iyo, ay kahit konti lang yung pinagkatiwala ko sa iyo, pero sabi niya, ginamit mo pa rin at talagang ginamit mo sa tama, maayos din yung pag-manage mo. Doon sa isa, na ano siya, na sinabihan niya na ikaw, yun nga, na nagtakot siya, hindi niya ginamit yun. So, lalong nawala sa kanya, kung kinuha pa sa kanya at binigay sa 2 yung binigay sa kanya ng talent. So, these talents could be yung ano, money or our time, other resources, and ating mga iba nating mga abilities or skills saan tayo magaling na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, dahil He wants us to be a good stewards of these resources or talents natin. So same thing na kanina pinag-usapan natin is sabihin natin how to manage our money or yung mga finances. But pag-usapan din natin na ito din is also referring to our gifts sa kausayan natin sa mga ibang bagay like singing. May mga gifted talaga na with a nice voice o pagsayaw. So, in-expect din atin ng Panginoon. Yung lesson na to is, it shows hindi lang inaano ng Lord na in-expect niya na maging magaling tayo dito, kundi gamitin din natin ito. O paano natin gagamitin ito? Kanina doon sa example nga na sinabi niya, pinagkatiwalaan siya ng malaki, so nadagdagan pa. So, kung ikaw nakikita ng Panginoon na binigyan ka ng maraming talent at pinaghuhusay mo at you are using it for the glory of God, the more minsan naging talented na nga masyado, nadadagdagan pa, nabibless pa lalo, di ba? Yung isa naman, konti lang binigay sa kanya, pero ginamit niya rin sa tama at yung napaganda niya at ginamit din niya sa mabuti. So, kahit konti, ay lalo siyang binigyan. So, kahit na hindi konti lang yung talent natin, kung nakikita ng Lord, ng Panginoon na mapagkakatiwalaan tayo at ginagamit natin sa tama at sa mabuti, most especially to glorify Him and to bless other people, lalo ka pang dadagdagan. Pero kung ikaw ay binigyan ng talento ng Panginoon pero nahihiya ka, tinatago mo o ayaw mong gamitin, sabi nga, eh, kukunin pa yun, mawawala yun, maibibigay sa iba because God made you to be good on that area of your life or yung abilidad na binigay sa'yo because He is expecting you to really be good. Alam niya na magiging magaling ka and He's expecting you to use it
kung hindi mo gagamitin, it's just a waste. So, bakit nga naman hindi niya alisin sa iyo at ibigay na lang sa iba? Kaya minsan nakikita natin yung iba, ang galing-galing, bakit bigla na lang hindi na gumaling sa ganito? Because, yun nga, it's either hindi nila ginagamit or it's either hindi nila ginamit to sa tama. So, sabi ko nga, huwag kayong mag-hesitate na kahit na like me, I remember I was 40 plus, mga 45 plus na nga when I pray to God that I want to learn how to play drums and how to play the bass guitar, no? Gitara kasi nagpe-play na ako. So, wala namang imposible na I was able to play drums and guitar. Although, hindi naman ako yung naging professional o talaga naging master talaga sa magaling na magaling. But I was able to use that skills o yung talent na binigay sa akin ng Panginoon in serving Him. And in one way or another, to bless other people. Pag tumutugtog ka, na-entertain yung iba. Or minsan sa pagtugtog mo, tignan mo siya sa edad niya, kaya pala. You serve as encouragement or inspiration to other people. At higit sa lahat, wag natin ipagyabang. Kung tayo ay binigyan ng isang talent ng Lord, just be thankful and grateful. And kung pwede natin nga turuan yung iba o i-share natin sa iba. Meron kasi madamot may alam sila sa ganito. Ayaw nilang ituro yung nalalaman nila, di ba? So, God wants us to continuously grow and develop and make use of that resources wisely and sa tama at i-bless nga yung ibang tao. So, yun lang man ang maishishare ko na yun na how God is so good. And kung wala man tayo sa feeling natin, wala tayong talent, huwag tayong mag-hesitate to ask God and pray to God. Ibibigay sa atin ng Panginoon yun as long as our heart is yung motibo natin ay para sa tama. So, yun lang po. I hope that I was able to encourage you and the Word of God was able to nagbigay na inspiration and encouragement sa inyo. So, you never know. Subukan nyo na, like me. By the way, I want to say hi to my cousin kung nanunood man siya, si Maribeth, or I used to call him Maribic, Maribic Torres. Nung one time kasi nagkaroon ng bagyo, tumira kami sa kanila. And I saw her holding a guitar and then pinaganong ganyan. Parang sabi ko, oh, parang ang ganda ng tunog, parang ganda-ganda ganun, maganong-ganon. Then sabi ko sa kanya, pwede ko bang itry? So she allowed me pinahawak niya sa akin. Ganto-ganto, sabi niya. And I remember the first chords that I learned is yung A, D, and E. Makakatugtog ka na kasi ng kanta sa tatlong chords lang na yon. And later on, parang nagustuhan ko. So, yung nagpractice hanggang sa natuto akong self-study nga na nakakatugtog, marunong, pero hindi naman yung sinasabi magaling na magaling. Marunong tayo tumugtog. And thank God and praise God that I was able to serve God through that saka yung mga iba pang binigay ni Lord na talent sa atin. Yun nga, just let us be grateful and thankful and make sure that we use it for the glory of God and to bless other people. So, yun lang po. Pasensya na po. Hindi ko talaga kaya pala na mag-lang ng video without sharing the goodness of God because there is always something good sa anumang parte ng buhay natin. So, once again, thank you guys for listening and I hope that you were encouraged and inspired by this. So, subukan mo na. Nandyan lang yan. Baka meron ka ng talent sa pagluluto para matikman na ng mga kapitbahay o sa pagsayaw o sa pagkanta. You never know. Try lang na. May mga tinatawag kasi na mga late bloomers o yung hindi pampapanahon para sa iyo yung ma-develop ito. Tas, and sometimes, not unless we try, hindi natin malalaman na, kaya ko pala, marunong pala ako. So, try lang ninyo. Okay, guys? So, yun lang po. I hope that you are blessed with this sharing. Ayun, guys. I hope that you enjoy this video. Kung nagustuhan po ninyo at na-enjoy po niyo o interesado kayo o
gusto ninyo i-share to, please do share and press din po ninyo yung like or click the like button at yung click din po ninyo yung notification bell once again para po pag meron ako mga videos pa ay ma-notify naman po kayo. Once again, thank you so much sa pagsama nyo sa akin. Tayo ay nag-unbox nito. And sana sa susunod makasama ko pa kayo. Remember that God is good all the time and all the time God is good. Mag-ingat po kayo lagi and God bless everyone and hope to see you again till my next video. Bye!